What's up, mga kalapatids? Good morning, good morning. Shoutout nga pala sa tropang FRPS. Solid. Ayun nga, mga kalapatids, ang video natin ngayon ay tungkol sa Ice Side Churi. Kasi may isang kalapatids na nag-share ng tungkol sa churi na to, sa pag-aaral niya. At ayun, pinagpaalam ko kung pwede kong i-share sa YouTube para mas marami pang newbie na makapanood at saka medyo mapag-aralan din at matuto about sa churi na to. At sabi nga niya, huwag na lang daw banggitin pangalan niya. So ayun, i-share ko sa inyo para din matuto at mapanood nyo. Shoutout nga pala sa'yo, boss. Ayaw mo na ipabanggit pangalan mo. So ayun, mga kalapatids. Panoorin nyo at siguradong madami kayong matututunan dito. Watch and learn, mga kalapatids. Thank you. A few moments later. Racing Pigeon 101. Ngayon naman yung iSign Churi. Ang iSign, itong pinaka-controversial sa lahat ng topic sa Pigeon. Bali, para sa akin, okay lang din na pag-aralan yung basic. Kasi yung basic ng iSign, sa paniniwala ko, pwede rin gamitin yung guide sa selection ng breeder. So, bali, ito yung pinaka-basic. Yung pinaka-gitna na itim. So, yun ang pupil. Tapos, susunod na yung pangalawa, yun ang Circle of Adaptation o tinatawag na CA. Tapos yung pangatlo, ayan tinuturo, yan makikita mo yung yan ang CC o Circle of Correlation. Dyan mo makikita yung speed o distance line. Tapos, bali yung pang-apat, yung iris, ito yung iba-ibang kulay yan, misan, pearl, yung pula kong pearl ay yung tawag. Meron dilaw, may mag-green, iba-iba. May parang gold. At yung huli, yun ang health circle, yung last, yung itim. Bali, yun ang pinaka-basic. Tapos ngayon, ito ang sample ng yung karamihan, sinasabi na walang kinalaman daw yung mata. Pero para sa akin, meron dahil sa ginawa kong mga pag-aaral din. Kasi makikita mo na tingnan mo yung yung iris. Makikita mo yung yan ang parang pinakaugat yan. Makikita mong kung i-magnify mo, makikita mo yung mga ugat. So, kaya pag yung nakikita mo yung mga kalapati, yung pag nagiging condition sila, tumitingkad yung kulay. Kasi healthy yung ugat niya. Nakikita mo yung daloy ng dugo. Yan ang nagbibigay ng oxygen sa pinakamata ng kalapati. Kasi dyan mo lang nakikita talagang Ito, yan, mga best breeder yan. Kung ito, galing sa mga winning line, talagang magpuproduce. Ang mata kasi ng kalapati, kailangan, bago matingnan yung mata, kailangan lahi rin ang winning line. Kasi, kung maganda yung mata, ibig sabihin, may kakayanan siyang magsalin ng bloodline. Ngayon, kung pang-show lang yung kalapati, kahit na anong ganda ng mata niyan, magbibreed lang din niya ng pang-show quality. Kasi, yun lang kakayanan niya, isasalin yung galing ng mga magulang o nung mga ninuno niya. Kaya katulad nito, talagang yan, bihira ka na makakakita ng mga ganyang mata. Ngayon, kaya ako nasabing, kaya hindi yung iba kinukumpara sa mata ng tao, ito yung mata ng kalapati, nakikita mo, puro ugat yan, ugat. Yung iris. Ngayon, ikukumpara natin sa mata ng tao. Ayan, kung makikita nyo ang mata ng tao, ayan, wala, yung iris niya, wala akong makikita ang dugo, di ba? So, ibang-iba, hindi mo pwedeng ikumpara. Talagang,
unique yung kalapate ng ang mata ng kalapate, unique na iiba. Kukumpara mo sa ibang hayop. Ngayon, yung basic ng pagtingin, kung nakikita ba yung pang long distance o speed o ano. Itong isang example. Yan, makikita mo tong kalapatin to. Yang ano yan, pag mas malapad yan, magandang breeder. Pero hanap tayo ng ano, hindi to ganong malinaw eh. Sample ng speed. Ito, isa sa mga, kita mo yung iris niya, buhay na buhay, yung mga, ano yan eh, parang ugat na maliliit. Pag patong-patong na ganyan, yan, maganda. Ito, makikita mo, yung speed, yung pagano ng guhit, isang, ano, sa CA, yun ang speed. Ngayon, yung paganon, yung paikot, nakikita mo yung mga guhit. So, bali ito, meron siyang speed at meron siyang distance. So, ano yan, magandang ano, kompleto. Pang all around, pwede yan. Yan, katulad naman ng mga ganitong ibon. Ito, yung sa mga pang racing, yun ang mga gusto ko, yung merong sa 3 o'clock to 9 o'clock, merong makapal yung ano niya. Pero itong kalapatin to, speed. Kasi puro yung mga guhit, parang mga guhit niya puro pa ganun. Diba? Hindi siya pa ayun. Meron siyang pa ayun na konti, pero karamihan ganun. So mas lamang ang speed dito sa kalapatin to. Plus yung pupil maliit, mamaya pag-usapan natin yan. Yan. Katulad nitong matanto, puro yung guhit niya, karamihan pa ano, pa ganun. Ayan, no? Kitang-kita yung mga guhit, pa ganun. So, speed, more on speed to. Kaya ano, pero tingnan mo yung ano niya. Pwede rin siya mag-anak ng malayo, kaya i-cross mo sa puro ano, sa distance line. Pero tungkak na to, ang ano niya, puro more on speed. Kaya yun ang ginagawa ko. Kaya ako tumitingin sa mata, ginagawa kong guide. Ipinagpaparis ko yung ano, ito nakikita ko, puro speed na siya. Ngayon paparis ko sa speed, hindi ako mag-expect na magiging pang distance yung magiging anak. Ito, another ano. Ah, ito yung kanina. Ito yung magaling magano, ayan. Malulupit yung mga kalapati niyan. Taga South Africa. Ito, another na ano, ayan, oh, magmula sa 3 to 6. Yan ang mga gandang racer. Pag yung mga karamihan ng mga nag-overall, mga yung napapadulo ko, puro may mga ganyan yung ano. Saka mas ano rin to, more on speed din tong kalapatin to. Kasi yung mga linya niya, pag ganun eh. Tapos nakita mo yung mga lahi ng anak niya. Apo, anak, napakarami. Kasi ano eh, magaling magpares yung si ano eh. Si Wynand. Ito, another ng ano, yung magandang mata niya. More on speed din kasi yung puro paha lang may ilan siyang guhit na distance line, pero lamang. Pero yan ang mga gusto ko, yung meron ng distance saka merong speed. Pero more on speed to. Pag ganyan ang ano, pahalang-halang. Ngayon, punta naman tayo sa ano, sa pang
pang long distance. Ayan, makikita mo yung ano, ayan, malinaw na malinaw. Yung mga guhit niya, paikot, ayan, no? Yung guhit na yon, bali, ayan, no? Malilinaw yung mga paikot siyang ganon. Tapos may cluster pa siya. Ang ano, pag ganon ng mga guhit, parang guhit ng palad, pero pag ganon sa sisi. Pero ito, makikita mo, ang lilinaw, kaya pang mga pang long distance. Yung mga ganyang ano, tas makakapal to, bihira ka ng makakuha ng mga kalapati ganyan, lalo sa magagandang bloodline. Ito ang daming puro panalo yung lahi niyan. Yung lob ko, meron lang akong ilang kalapating maganda lahi. So, bali, makikita niyo yung isa pang example, oh. Lamang yung yung paikot ng mga guhit. Kailangan gagawin yung breeder, malilinaw yung guhit. Yung mga ganyan, pag tiningnan nyo, malilinaw. Pangit yung mga kalapati ko dati na malalabo yung eye sign. Parang di mo mabasa, nagkawala na. Sinong una, syempre, subok-subok, titingnan mabuti. Ito ginagamit ko sa pagsilip ng mata. Ayan. Para kailangan yung sa sikat ng araw, mataas yung sikat ng araw para maliit yung pupil. Kitang-kita mo yung yung mata nila. Tapos ito yung mga ayan, yung pag small pupil, ang ibig sabihin niya power. The pigeon will fly his heart out. Talagang lilipad at lilipad. Ngayon, ang tanong, kung lahat ba ng malitang pupil pang long distance? Ang sagot, hindi. Depende pa rin doon sa CA. Doon sa tinuro ko, pagpahalang yung pag ano ng guhit, maraming guhit niya pag ano sa mata, syempre, sprinter pa rin yung speed. Pero pag ang mga guhit, paikot, paayon doon sa pabilog, yung mga guhit, pang distance. Kaya hindi lahat ng small pupil, pang long distance. Pwede rin pang... Siyempre, mas maganda. Pero yung malalaki pupil, karamihan pang short to middle, pwede rin lumayo, kaya lang easy race. Pag yung hard race, talagang karamihan, malilit na pupil. Bihirang-bihira ka na makakita ng malaki pupil. Kahit yung mga breeder, hindi naman nangangahulugan na sobrang liit. Basta wag lang sobrang laki nung nung pupil. Yung mga ganyan, yung mga average. Nakita mo yung mga average yung Ngayon, kung yung... May mga winner kayo, oblong na yung pupil, hanap nyo ng kapares na bilog. Kasi pagkatagalan, papangit na ng papangit yun. Yung mata, hihina na yun. Kaya nga ginagamit yan para pang-maintain ng bloodline. So, kailangan magsisimula pa rin kayo sa magandang bloodline. Saka tingnan nyo yung mga ugat. Yan ang mga ganda kasi, pag mas makakapal yung ugat, mas magaganda yan dahil yung oxygen Yan ang nagkikere. Kung tutusin ang iris, malilit lang na ugat niya, pabalik-balik Pabalik-balik na ganon. Nakikita niyo, puro ugat lang yan, pabalik-balik. Kaya tumitingkad yung kulay nila. Ngayon, pag yung ganyan, ibig sabihin, pwede mong ilaban every week. Pwedeng bugbugin. Pag yung sobrang kakapal na nung mga ganyan, tingnan mo yung iris, makakapal na. Kasi sobrang healthy niyang kalapating yan. Ikukumpara mo naman dito sa, kita mo yung mata na yan, tipler. Yung mga, may mga ugat din siya, kaya lang, kita mo maliliit. Kaya hindi siya, hindi siya ganong bumibigat. Kaya ako pinagkumpara yan pinag-aralan ko yung mata ng mga tipler. Di ba katagalan, breed lang sila ng breed, di naman yun hindi naman, sabihin yung makikita mo na yung tipler, ayan ang karakter nila, hindi sila tabahin, talagang lagi magang lang sila. Kasi nga, isa yan, nakita mo yung mata, naging ganyan. Hindi naman lang binibreed sa eyesight yan dahil sa katagalan lang, yan ang naiproduce nila. Ikukumpara mo doon sa racer na mga ganyan, yan, sobrang kakapal na, ibig sabihin niya mabilis tumaba, kaya kailangan, okay yan ikarera every week. Pero ang... Pag yung katulad ng sa tipler ang mata, maliliit yung parang maputla,
kailangan ipinapahinga kasi ano, mabilis silang ano, gumaang, pumayat. Hindi katulad ng mga to na talagang parang ano to, tabain. Pwedeng bugbugin yan every week. Okay, ano naman tayo sa mga ano. Bali, ito na yung ano, yung unang tip, yung ano. Yung, di ba, small pupil. So, hindi nangangahul, ang small pupil, hindi nangangahulugan na pang long distance lang. Babase ka pa rin doon sa guhit ng CA. Tapos, ito yung tip number 2. Kung kukuha ka ng picture ng pigeon, pag hawak mo yung kalapate, kailangan yung ano, yung liwanag manggagaling sa ano, sa harapan ng tuka, naka yung araw nakatutok doon sa 9 to 11 o'clock para yung pupil niya liliit, di ba? Para madaling basahin yung nando sa CA kung pahalang o paikot. Para mas magandang anuhin. Yan yung ano, katulad na yan, sample niya ng speed line, di ba? Makikita mo yung mga guhit, yan, ang daming guhit, oh. Maraming guhit, yan ang speed. Kaya itong kalapatin to, speed. Ngayon, ako gusto ko ng kalapati yung merong 3 sa pangarera, 3 to 9. Yan ang mas maraming successful sa akin, lalo yung mga pang long distance nga sinasabi ko. Pero hindi lahat ng meron sa 3 to 9, yung makapal pang long distance yan. Ito nakita mo puro speed, so pang speed lagi yung pagbabasihan yung guhit. Kung yan ay may araw makikita mo yung guhit niya pag ganun. Ikukumpara mo rin sa isa na ano na paikot ang guhit. Eh, yung sinasabing carry weight, di ba? Kasi ang kapal na nung iris niya, eh, patong-patong na yung ano, yun yung pinaka blood vessel niya, patong-patong, kaya mabilis siyang tumaba. Yung sinasabi ko na opposite ng katulad no sa tippler. Kaya ito, kahit talagang ano, pwede mong ano, kukumpara mo rito. Di ba? Parang hindi, yung mga ugat niya maliliit. Kaya hindi siya kasing tabay na, kaya sinasabi ni, ano, ni Wynan, eh, ano, can you pick the one with heavy bird? Ito mo sa mata lang, nakikita na niya na itong isang to, taba, ay kukumpara mo rito sa limang to. Diba? Yan ang mga tip niya. Kaya nung kinumpara ko nga sa tippler, tama nga kasi yung tippler, mapuputla, hindi sila bumibigat. Ikukumpara mo rito, talagang kailangan ikitraining mo ng todo to. Kaya kung mahilig ka magtraining ng todo, yan ang mga matang, mga iris sa mata, yan ang mga dapat sa iyo. Ito yung ano niya, yung one short, one middle, and one ano long distance. Lahat yan, puro ano, puro mga winner. Kung alin daw, kung saan yung pang short. Ngayon, ayun yung ano, yung short, yung number 4. Yan ang ano, di ba, example ko, maliit ang pupil niya. Pero yung line niya kasi, ano, speed. Pa ganun, hindi siya paikot. Kaya kahit maliit ang pupil, hindi nangangahulugan na pang long distance. Depende, binabase niya ron sa ano, sa guhit. Tapos ay yung number 1, medyo malaki yung pupil. Tapos ay yung middle, nanalo ng middle. Tapos ay yung 2, yan yung 2, maliit din pero medyo speed yung ano. Ito yung ano, yung nanalo ng long distance. Maliliit kasi hindi na ganong makita yung mismong guhit. Ito, ano, mahirap ano yun ito eh. Hanap tayo ng basic lang.
Okay. So, ayun mga kalapatids. Balita. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood nyo. Meron pa yung part 2 about sa iSign din, konti pang iSign at saka konting Wings Churi. At sana panoorin nyo din yung part 2 para mas madagdagan pa yung kaalaman nyo about sa iSign tsaka sa Wings Churi. Shoutout boss! Maraming salamat ulit sa pag-share ng kaalaman na yan. Maraming newbie ang matututunan. Yan naman eh, sabi niya sa akin eh, ayon sa pag-aaral niya at basic iSign Churi at basic Wings Churi. So ayon mga kalapatids, maraming salamat. Please subscribe and like na lang para sa mga darating pang mas maraming video. And I hope madami pa kayong matututunan at pipilitin kong humanap ng mga dagdag kaalaman na video about sa pigeon racing. So ayun, thank you mga kalapatids. Ito na yung anak ng binili ko kay Ram. May kapatid na to sa Pinas, mga kalapatids. John Polderline.